disclaimer lang po ha. Ayan, kung gusto nyo talagang ma-make sure na gusto nyo safe po ang pag-take ng pills ng Althea, is better to consult your OB-GYN. Is ito po sa akin si Althea, is nireseta po talaga ito sa akin ng OB-GYN at iti-take ko daw ito within 5 months. Hello mga palangga, ayan, magre-review po ako ng Althea, updated kong review. Kasi nga guys, hindi na nga ako umiinom ng pills kasi gusto ko nang masundan ang aking baby. Ayun na nga guys, sa pag-stop ko ng pills, maganda naman yung daloy ng dugo ko. Up to date naman siyang nagre-regla ako. At yun na nga guys, simula ng 7 months, is hindi na nga up to date yung pag-regla ko. Medyo na-stress po ako ng past few months or days, parang gulong-gulo yung isip ko. Yun na nga guys, nakaka-apekto pala. Ang pag-stress ka, nakaka-apekto siya sa menstruation cycle mo. Ayan na nga guys, kung stress kayo, better to take, uminom kayo ng gatas, i-relax nyo yung kaisipan nyo, uminom kayo ng stress tab. Yun na nga guys, kasi nakakadulot o nakakasama ito sa ating kababaihan. At yun na nga guys, napansin kong stress na stress ako. Yun na nga guys, hindi nga dumadating yung menstruation ko. Minsan is umaabot siya ng 38 days to 35 days. Normal naman po talaga siya. Basta hindi lumampas ng 40 to 42 days, kaya better to consult your OB-GYN na nga guys. At yun na nga guys, bumalik akong nag-take ng Althea pills. Mabibili mo siya sa halagang 461 kahit saang pharmacy. Ito siya guys, is nireseta talaga siya sa akin ng OB-GYN ko. Kasi nga guys, may PCOS ako at hormonal imbalance. Yun po yung hindi pagdating ng aking menstruation ng up to date. At yun na nga guys, nagtataka nga ako, bakit? Yun na nga, nag-search ako sa Google, nanood ako ng YouTube, yun yung pala yung mga dahilan. Bakit hindi up to date yung menstruation ko? Dahil nga stress ako. At yun na nga guys, atat kung gusto ko nang masundan ang aking anak, kasi 4 years old na siya guys. At yun na nga, pinagdesisyonan ko na uminom ulit ng pills. Yun na nga yung riniseta sa akin ng OB-GYN ko, at imi-maintain ko daw siya ng 3 to 5 months. At yun na nga guys, bago ka uminom ng pills, imi-make sure mo na ikaw ay dinatnan. Yung 38 days ko guys, is nag-spot-spot ako, at pagkatapos nun, 2 days is nag-take na ako ng pills, at imi-make sure ko nga na walang laman yung tummy ko. At yun na nga guys, nag-PT ako at nakaubos ako ng 4 na pregnancy test. At yun na nga guys, puro negative. At yun, bumili na ako agad ng pills. Ayan na nga guys, ito siya, at nakakaubos na po ako ng 8 tabs. Ito siya. Sa mga mami dyan na mga hormone imbalance, mga stressed, yung nagtataka bakit hindi sila dinatnan, hindi naman sila buntis, nag-PT na. Ako, nakakailang PT na ako guys. Kaya yun, napag-desisyonan ko na talaga. At umiinom po ako ng stress tab, vitamins, para bumalik. At guys, disclaimer lang po ha. Based po ito sa experience ko sa pag-take ko ng pills ng Althea. At yun na nga guys, pagkatapos nyong mag-mens is magpaglinis po tayo. Magpa-pap smear para luminis yung dito sa loob natin. Alam po natin yan. At every 6 months po, magpapalinis sa ating OB-GYN para ma-maintain ang ganda ng ating utero. Sa mga mamshi dyan na problemadong magbuntis, guys, pwede kayong magpa-consult at magpa-appointment sa inyong mga OB-GYN. Sa mga first taker dyan, may mga guys, may sinabi dito na guys, pag first month na hindi ka rinegla, i-continue mo na lang po ang take ng Althea pills, at i-make sure mong wala kang nakaligtaan sa pag-inom nito, at up to time kang make ito, kasi kunting mali mo lang is nakakabuntis talaga daw siya. Kaya more on hormonal po talaga siya. At normal lang po daw talaga yan sa first month mong hindi ka re-reglahin, at i-continue mo po siya within in 5 months kung kailan mo gustong stop itong si Althea.